Hello guys and welcome back to my YouTube channel. Maaga akong umuwi ngayon kasi pumunta ako sa PCR test kasi kailangan ko na namang i-renew yung aking PCR test. So, ito kaya nag-aabol ako ng oras. Ilang minuto na lang narating na yung bus na sasakyan ko. So, mainit pa rin dito. At saka talagang tagatak yung pawis natin. So, lalabas muna ako kasi walang AC dito sa ano, walang AC dito sa loob ng bus stop. So, yun, nandito pa rin ako sa lugar kung saan ako palagi nag-aabang ng ano, ng bus. Ayan. Habang nag-iintay tayo, may 2 minutes pa ako na pag-iintay. So, okay naman na maghapon. Nakabenta naman tayo ngayon. At naging maayos naman yung takbo ng ating pagkatrabaho. So, update ko kayo mamaya kung anong mangyayari pagpunta ko doon. So, stay tuned guys. And bago tayo mag-start, mag-intro muna tayo. PCR test is 13 days pa lang. Kasi akala ko makakalusot. Akala ko pwede na ako mag pa-PCR ng libre. Pero pagdating ko doon, so pumila na ako. Hanggang sa nakarating ako sa counter, sabi ng babae, hindi doon ako pwedeng ma-PCR test kasi 13 days pa lang yung aking PCR test. So sabi ko, nakikiusap ako, baka naman pwede kasi ang layo-layo na nilakad ko. So yun nga, sabi nila hindi doon talaga pwede. So what I did is lumipat ako ng ibang counter. Lumipat ako ng ibang counter tapos sa lalaki naman ako pumila. So ganun din ang sinabi niya, hindi pa doon ako pwedeng i-swab test kasi nga 13 days pa lang yung aking PCR. Balik na doon ako after 2 days. So yun, sabi ko sa babae, yung sa una kong pinilahan, sabi ko, I walk 1.5 kilometers to reach here. Is it not possible to PCR, sabi ko, to get a test? What? Sabi niya, no. Come back after 2 days. So yun, no choice guys. Talagang kailangan kong bumalik ng after 2 days. Makompleto ko yung 14 days. Mabuti na nga lang at hindi na masyadong mainit ngayon kasi madilim-dilim na, padilim na siya. So, ang bala ko kasi bukas pa ako pupunta. Pero, mabuti na lang. At ngayon nakapunta na ako kasi after 2 days daw pa ako pwede magpa-swab test. So, babalik ako doon sa isang araw para magpa-swab test ulit. Talagang malayo-layo din ang aking nilalakad guys dito mula doon sa aking sinakayan o sa bus stop hanggang dun sa center. Okay na lang din kasi exercise na din. So yung lakad-lakad lang ako dito. Para dun po sa ano, sa mga nagnanais magpa-PCR ng free kung kayo nandito sa Abu Dhabi. So hindi po sila nag-a-accept ng 13 days pa lang yung inyong PCR test. Kailangan talaga makompleto nyo yung 14 days. Pinakamaganda sa pa 15 days kayo pumunta para mas makakuha kayo ng free. Kasi nga, inalaw na nila yung 30 days na green sa PCR sa halosan. Kaya yun, no choice tayo, maglalakad tayo ng malayo. Habang naglalakad ako dito guys, nakakita ko ng kamote. Tinyo, talbos ng kamoting bagin. Sweet potato, yan. Ito ang pinakamahirap makita dito na talbos o dahon. Ang ganda niya, oh. Ayan siya, oh.
Parang sarap pumitas ng mga talbos para may gulay. So yan ang ganda. Napakagaling naman na nagtanim nito dito. So meron din dito ng sulasi. Ayan, sulasi to. Sa probinsya namin, ginagamit namin itong sulasi para sa nanganganak. So yan, meron pa siya mga tanim dito bago. Ayan, ang ganda. So yan, meron din silang anong tawag dito? Ang tawag dito ay malapit yan eh. Marami ditong nagtitinda ng ganito eh. Nakalimutan ko ng tawag dyan. Comment down below guys kung ano yung tawag dito sa dahon na to. Ito, pinanggugulayan nila to eh. Nakalimutan ko. Tapos, yan, meron din sila ditong ito, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero parang halaman din siya. Yan, meron din silang sitaw. May aloe vera. Marami kayong makikita dito. So, napakaganda ng garden na to, yan. Sa aking paglalakad. Ito, hindi ko talaga maisip po nung hindi naman alugbati, pero may tawag dito eh. Malapot yung ano nito, malapot yung sabaw nito. Yan. So, i-comment ko na lang dito kung ano ba yung ano ang tawag dito. Ayan. So, lakad-lakad ulit tayo guys. Hanggang sa tayo makarating sa bahay. So, dumaan ulit ako dito guys. Para natanda ko na kung anong tawag dito. Ang tawag pala dito guys is saluyot. Saluyot pala ang tawag dito sa plants na to. Yan. Ito yung malapot pagka niluluto nyo. Napakaganda ng ano niya. So yan, yun lang. Saluyot palang pangalan nun. Kapit ng dumilim guys. Naglalakad pa rin ako para tahakin ko yung pamunta sa may bus stop. Kasi lilibad na naman ako ng overpass. Para tumawid din sa kabila. Doon ako sasakay. So, sana. Dito pa naman ay kahirap-hirap makasakay kasi gitna pa pag nasa gitna kayo ng ano nasa itong pinaka center eh pinaka gitna kaya kalimitan wala ka na sasakyan dito. Yun guys, naglalakad pa rin ako at palapit na ako dun sa bus stop at konting hingal na lang mararating ko na rin yung bus stop. Sana makasakay agad ako kasi alam nyo ba, pagka dito sa part na to ka magabang ng bus, palagi ng puno, palagi ng full yung ano yung bus, hindi na sila nagpapasakay. Yan din ang reason kung bakit lumipat ako ng bahay kasi hindi ako makauwi ng maaga kasi kahit umuwi ako ng 5, let's say 8 to 5 ako, nakakarating na ako sa bahay minsan 7 na kasi nga pag-iintay ng bus kasi 2 rides ako. Kaya yun. Tsaga-tsaga. Kaya napagpasyahan ko na lumipat para isang ano na rin. Isang sakay na lang talaga sa bus yung aking gagawin. Pinos ko muna saglit kasi nga liliban ako. Baka ako'y mabangga. So, pag uwi ko ng bahay, syempre magluluto pa ako. Maglalaba ako ng uniform. Hindi ako nakapaglaba kahapon kasi nadun pa yung iniwan kong isang maruming uniform pa. So yun ha. Hindi tayo swerte ngayon sa lakad na to. Kaya next time, alam ko na, basta 14 days talaga bago ako pumunta roon para sure na mapipci tayo. So stay tuned lang guys and lapit na ako sa aking sasakyan. Hinahapo ako. Dahil malayo na lakad ko. Diyan muna kayo. Guys, kakalabas ko lang ng trabaho. Muli pupunta ako ng Delma para magpa-PCR. So magpapakasakay hindi tayo. Pero at this time, maka-PCR na tayo doon kasi 15 days na yung ating PCR. Nakasabay ako dito sa ano, sa service ng nila. Ito si Tintin. Christine! Say hi. Tapos yun namin napakagwapong ano, driver. Tapos yun ang pinaka magaganda. Ayan. Tsaka yung swapo. Ayan. So yan.
yun na, guys. Basic sila sa kanilang mga ginagawa. Bill na bill yung pagduto. Ayan. Yung pala natulog. Yung mga basic-basic sa pag-salto. Yung mga seniors dito. A few moments later. So yun guys, nandito na ako sa Delma Park para magpa-swab test ako. At nakisabay ako sa service ng co-op. So yun, papasok na ako. Diyan muna kayo at balitaan ko kayo pagka pag-PCR na ako. A few moments later. So yun guys, kakalabas ko lang ng center ng clinic at nakapagpa-PCR ako. So after 15 days ng aking PCR, yun. So next time alam ko na, hindi na ako basta-basta pupunta dyan. Kapag lalo pag 13 days pa lang or 14 days yung ating PCR, dapat talaga matapos mo yung 14 days bago ka maka-avail ng free. So ngayon pa uwi na ako ng bahay. Maglalakad na uli ako ng malayong malayo para maabot ko yung marating ko yung bus stop. So maraming salamat po sa inyong pagnood and if you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to click the red button down below and idami mo na rin po ang notification bell para lagi kang ma-notify ng YouTube sa mga bago kong post at vlogs. See you next time guys! Bye-bye!